Good morning. Ito yung materials na i-workshop natin ngayon. Tinanim ko siya matagal na. Gumanda naman siya at later on parang nagda-die back siya. Gawa pala na nag-erode na yung mga lupa niya and halos nakapatong lang pala siya sa ibabaw ng pot. So, workshop natin siya at ililipat natin siya sa bago niyang sapatos, yung mas malaki sana. So, ito yung damage niya na block. So, kukutkutin ko to. At hindi gumanda ang ugat ng ano niya, root system niya. Maliliit lang. Kasi ito lang yung nakasayad. Ito lang yung nakasayad sa lupa. So, ayan. Ito lang yung medyo malakas. Sana makarecover. Ito yung ano, yung pot na pinanggalingan nung in-workshop ko. Halos kasi siya hindi nalubog. Nakapatong lang pala siya. Kasi maliit yung pot. So, riripat ko siya. At kaya nililipat ko siya at saka i-workshop muna bago ilagay sa bago niyang sapatos. Okay, simulan natin i-workshop. Hindi ko siya yung gamitin natin siya ng sinsil. Kapait pala, sorry. Alisin lang natin yung malalambot para hindi magtuloy-tuloy yung pagkabulok niya. After na matanggal natin yung malalambot na yan, a-applyan natin siya ng stick well glue para maging waterproof na siya. Tumigas na uli yung kahoy. Ano na, parang pwede na, hindi na lang yung malambot niya. Marami rin na tanggal. Kahit hindi na ano eh, pag-alaga ng bongkabilya, marami kang matututunan gawin. Nakakaruktong sila, karuktong siya ng mga bonsai. Kaya marami ring mga bonsai artists interesado sa bongkabilya. Actually, matagal na nilang ginagamit yung bongabilia na materials, 21 jewels. Yun ang ginagamit nila sa pag-bonsai. Ngayon, mas gumanda ang bongabilia materials kasi naigagrap na natin ang iba-ibang variety. Dati, 21 jewels lang yung pinagamit kasi yun yung maliliit ang mga dahon. Ngayon, maraming variety na maliliit ang dahon. So, ayan. Punasan lang natin ng ano, napit nang maubos yung dito.
Tikwel. Wood blue. Para mabilis, daliri na lang ang gamitin natin. At baka kapusin din ito. Madali naman alisin sa kamay. Maghugas ka lang ng fresh water. Ang galagat yan. Pero dito sa kahoy, pagka tumigas na siya, nagiging waterproof na itong kahoy. Hindi na basta-basta magpe-penetrate ang tubig. Kahit mag-stack up yung tubig dito sa mga butas, hindi na basta-basta papasok sa loob ng kahoy. Pusilan na natin itong stickwell dito at para makabili na rin ako ng bago. Hindi na ako nakapamili ng magandang place kasi dito lilim. Dito na lang ako pumuesto. Then naisipan kong i-video para mapanood ninyo. Ma-share ko sa inyo. So far, so good. Kasi mapapaloob sa mapapailalim sa lupa. So, kailangan natin patiuin muna. Para okay, pagdilig at basa pa siya, baka matuklap lang. Kaya natin matiyo, then saka natin itatanim. Okay. Okay, nice. Sana may natutunan kayo kahit paano. Maghugas lang ang kamay. Okay, ito yung pasong paglilipatan natin. Meron siyang isang malaking butas sa gitna. Yan. And meron din siyang butas dito sa gilid. So, meron tayong dalawang butas sa in case na magbara yung nasa gitna, makikita natin, yung magdidilig tayo, makita natin at dito tumatapon ang tubig. Kasi masamang masama na ma-stack ang tubig sa loob ng pot. Okay. And first layer natin ay gravel. So para yung gravel ay hindi magbara, nalagyan natin ng paso or screen, plastic screen, wire screen, pwede. Ayan. Pero wala akong ngayon, hindi available sa akin yung plastic screen, chicken wire like that. So yan muna. And then bubuhos ko yung gravel, 3/4 size na gravel. Okay. Ayan, ang soil mix kong ginawa ay buhangin at saka abo. May mga bulok na ipa rin yan, mixto na sila. So, ipupwesto ko na. So, sana magsakto siya. Okay, sakto. Ganda. Bagay na bagay sa kanya yung bagong sapatos. Sana makarecover siya ng mabilis dito. Angat ngayon yung hirap gamitin naman. Ayan, nakaangat na ngayon. Yung bulok, nakaangat na. Ayan. Ayan, nilinis natin. Okay.
pinagbubunan ko na siya. Ayusin ko na. Okay, tapos na natin. Ayan, sa ibabaw ay mga graba din para iwas erosion. And maganda na ngayon ang ano niya, position niya kaysa sa una. Bagay na bagay sa kanya yung bago niyang pot. Sana malinaw kasi masyadong mainit ang araw ngayon. Although bagyang umuulan. Okay, that's all. Next move ko rito, paplading ko to. And then after that, didilingan ko ng may root hormone para makarecover siya mabilis. Okay, bye-bye. Enjoy watching. And please subscribe. And paki-like na rin po. Bye-bye.